Ito yung pagsagot natin sa video na pinadala sa akin ng isang kapatid natin na ano daw po ang masasabi natin dito. Ito ay video na parang short video clip na nanggagaling kay isang SDA defender din na dati kong estudyante sa debate. Ito, admitis ako, si Brother Ray Moncada. Yan, si Brother Ray Moncada. Eh, ano naman to? We're good friends. Hindi kami magkaaway. Hanggang ngayon, I respect him at saka may respeto siya sa akin. I mean, na-brought up lang sa akin kasi nadawit yung pangalan ko sa video nito. So, ang gagawin natin, Pastor, pakinggan muna natin yung video niya. 8 minutes lang naman. And then, tsaka tayo mag-respond. Ito yung huling part ng ating programa ngayon. Okay? So, ito po si Brother Raymond Cada na Seventh-day Adventist na ngayon. Dati siyang member ng INC. Actually, ang binabanatan niya dito, INC, hindi naman tayo eh. Nabanggit lang yung pangalan ko kasi ginagamit daw ng mga INC na kung totoo pong iglesia ang SDA, eh bakit ako na dating defender, nilayasan ko ang SDA? maganda naman yung sagot ni Brother Raymond Cada. Sabi niya, eh, bakit naman siya ang Ovidos ang batayan nyo? Kahit marami libo-libong Ovidos mag umalis, eh, SDA pa rin. Sabi niya. So, pakinggan natin, ito po ang kanyang video. Ito ay hindi totoong sa Diyos. Ay gumagawa rin sila ng kanilang argument para sabihin mali naman yung... Umpisa natin. Na hindi... Umpisa natin. Ayan. Hello guys, meron lang gustong i-share. May mga INC na hindi makapaniwala sa aking pag-alis. At hindi nanginiwala na ang Seventh-day Adventist ay totoong iglesia. Katunayan, para i-counter yung aking katwiran na kaya ko nilayasan ang iglesia ni Kristo, ay dahil ito ay hindi totoong sa Diyos, ay gumagawa rin sila ng kanilang argument para sabihing mali naman yung Adventist na aking nilipatan. Isa sa binibigay nilang halimbawa is si Kuya Ronald Ovidos. Si Kuya Ronald Ovidos ay dating Seventh-day Adventist at defender ng ating pananampalataya. Nga lamang, maraming maling info ang ibang sekta patungkol kay Kuya Ronald. At ginagamit nila si Kuya Ronald para sabihing hindi tunay ang Seventh-day Adventist. Isipin mo nga naman, kung tunay nga naman na iglesia ang Seventh-day Adventist, bakit umalis dito si Kuya Ronald? Kagaya halimbawa ng sinasabi po netong isang nag-comment po sa atin. Ang sabi niya, kung lumayas ka sa iglesia at lumipat ka sa SDA o Seventh-day Adventist, ibig mo bang sabihin mas tama ang aral ng SDA? Eh kung tama ang aral ni Ellen G. White, bakit lumayas pa si Ronald Ovidos na pastor na dyan at 25 years na siya dyan? At ngayon, dinedebate na yan ngayon. Ito po yung kanyang comment. Kung titingnan mo, ay sounds good. Kumbaga, pabor sa kanilang posisyon. Kung tunay nga naman ang Seventh-day Adventist, eh bakit umalis pa dito si Kuya Ronald? Kumbaga, maraming sekta ang nagtatago sa likod ni Kuya Ronald at sinasabing, hindi tunay ang Seventh-day Adventist kasi may mga INC na para magkaroon ng bigat yung kanyang pag-alis sa Seventh-day Adventist. Pero po, sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Ronald Ovidos ay hindi po pastor sa Seventh-day Adventist. Sapagkat sa Seventh-day Adventist po kasi, ay maaari pong mangaral at maging evangelist ang kahit sino as long as naturuan at marunong sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Hindi po kami kagaya ng Iglesia ni Cristo na pinagbabawalan ng magbasa ng Biblia, pinagbabawalan pang mangaral kapag ka hindi ka ministro. Ang totoo yung ganong pananaw ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Sapagkat kung tama yung ganyang paniniwala, baka hanggang ngayon ay Iglesia ni Cristo pa rin ako. Sapagkat kung hindi po ako muling nagbasa ng Biblia, baka hanggang sa mga oras na ito, mananamba pa ako sa peking Kristo. Sapagkat ang sabi sa Biblia, mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga salita ng hula na nakasaad sa aklat na ito o doon sa Biblia. Ibig sabihin, tama nga tawagin kayong INC kasi incomplete. Kasi ang complete sa Bible, nagbabasa, nakikinig at tumutupad. Pero sa inyo, hindi naman kayo nagbabasa. Kaya nga taga-opot amin lang kayo eh. Alam mo, napakagaling ni Satan, no? Ang ganda ng kanyang strategy. Isipin mo nga naman, kung hindi magsusuri at magbabasa ang isang miyembro, habang buhay na mag-aabulo yan sa iglesia ninyo, kahit mali yung aral o paniniwala, walang chance na matuklasan niya ito.
Bakit? Kasi nga po, hindi naman kayo nagbabasa ng Biblia. Nakikinig kayo. Pero doon lang sa mga ministrong twisted yung interpretation. Ibig sabihin, walang chance na matuklasan po ninyo na mali ang iglesyang iyan malibang kung buksan ninyo ang inyong puso. Kaya salamat sa Diyos, nagbasa po ako muli ng Biblia. At ang epekto po niyan, ako po ay lumayas sa maling pananampalataya. Ganon din si Kuya Ronald, isa lamang po sa mga mangangaral at defender ng Seventh-day Adventist. Siyempre, respeto po sa kanya sapagkat isa po siya sa kinasangkapan ng Diyos kaya ako nalaman ang katotohanan sa pananampalatayang ito. Alam niyo po, napakagaling mangaral ni Kuya Ronald. Sa sobrang galing niyang mangaral, kami na na-convert sa kanyang pangangaral, hanggang ngayon ay matibay sa aral ng Seventh-day Adventist. Kasi po kami, kinumpara lang naman namin yung aral na itinuro ni Kuya Ronald nung siya ay Seventh-day Adventist pa. At sa aral na itinataguyod ngayon ni Kuya Ronald, ngayong hindi na siya Seventh-day Adventist. At ako po honestly, ay mas nakikitang mas mabigat at mas nasa katwiran yung aral ni Kuya Ronald nung siya po ay Seventh-day Adventist pa. Lahat ng mga pinupukol niya sa Seventh-day Adventist ay dati niya na po yung nasagot. Ang totoo, pag tinanong niyo sa kanya yung mga argument niya laban sa Seventh-day Adventist, kaya niya rin ho yung sagutin. Ang kaibahan lang, si Kuya Ronald kasi ay galing sa Seventh-day Adventist. Kaya akala nila, tama yung mga itinuturo ni Kuya Ronald laban sa Seventh-day Adventist. Pero again, malaki ang respeto ko kay Kuya Ronald. Subalit, pag pinag-usapan ay relihiyon, hindi dapat tao ang masunod, kundi kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. May kinalaman sa pangangaral, hindi kami kagaya ng Iglesia ni Cristo na pinagbabawalan ang miyembro na magbasa at ganun din na mangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang unang iglesia, lahat po sila ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 8 ang talata ay 1, ganun din yung talatang 4. Na dito po ang iglesia habang inuusig, sila po ay patuloy na nangangalat. At ang mga kapatid, habang sila ay nangangalat, ipinapangaral nila ang salita ng Diyos saan man sila mapadpad. Hindi po itinuturo ng Biblia na dapat ministro lang ang dapat mangaral. Totoo po na ang sugo ng Diyos ang dapat mangaral. Pero yung tinuruan ng sugo ng Diyos, may authority din siya na mangaral sapagkat natuto nga siya sa salita ng ating Panginoon. Kaya po yung unang iglesia na natuto sa aral ng mga apostol, itinuturo din nila kung ano yung itinuro sa kanila. At kahit saan sila mapadpad, ang sabi sa Biblia, ipinapangaral nila ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kahit merong Ronald Ubidos na umalis sa Seventh-day Adventist, hindi po kami fanatic sa isang mangangaral o sa isang defender. Tingnan niyo po yung isang sekta. Noong nawala yung kanilang mangangaral, nagkawatak-watak na rin halos yung kanilang mga miyembro. At wala na silang ibang bukang bibig, kundi yung kanilang mangangaral. Sapagkat yung pumalit kasi ngayon, hindi kayang gawin yung ginagawa ng dati nilang mangangaral. Unlike sa Seventh-day Adventist, napakarami na po na mga defender at mangangaral na umalis sa Seventh-day Adventist. Pero nananatili ang Seventh-day Adventist sa paglipas ng panahon. Bakit po? Sapagkat unang-una, aral po kasi ang basihan. At pagdating sa tunay na aral, kahit sa unang iglesia, meron din naman talagang umaalis. Pero ang pag-alis po ng isang miyembro ay hindi po garanti na mali na ang isang iglesia. Like for example, sa hanay ng mga pinili ng Panginoong Jesucristo, hindi ho ba may naghudas? Merong umalis at tumalikod kay Kristo. Ibig bang sabihin, kumo merong tumalikod kay Kristo ay hindi na tunay yung kanyang ipinapangaral? Ganon din, mas maraming mga Hudyo na pinangaralan si Kristo at tumalikod din sa Kanya at naging daan pa kung bakit siya naipako sa krus. Pero ibig bang sabihin ko mo tinalikuran ng bansang Israel si Kristo ay hindi na tunay yung ipinapangaral ni Kristo? Same din po sa Seventh-day Adventist. Alam niyo po, pagka sinuri niyo yung doktrina ng Seventh-day Adventist, kagaya po namin, masasabi po ninyo na kahit ilang Ronald Ubidos pa ang umalis sa Seventh-day Adventist, ang tunay ay mananatili pong tunay. Ibig sabihin, ang pag-alis po ni Kuya Ronald Ubidos sa Seventh-day Adventist ay hindi siyang sukatan para masabing kung ang Adventist ay tunay o hindi. Sapagkat maging sa unang iglesia, meron pong mga humiwalay sa katotohanan. At for correction lang po, hindi po pastor si Kuya Ronald Ubidos. Ikalawa, ang aral ng Seventh-day Adventist ay hindi po nakasalig sa mga aral ni Ellen White. Sapagkat maging si Mrs. White
ay sumusunod din sa aral ng Diyos na ibinigay sa Seventh-day Adventist. Yeah, Pastor. Okay. So, ano masasabi mo? Kunin ko muna yung pananaw, Pastor Valveran. Eh, una-una, hindi ko rin kung ano yung sinabi sa kanya ng Iglesia ni Kristo, ano. Hindi natin, yung, kasi importante kasi sa komento niya at komento natin, kung ano talaga yung nakalap niyang argument ng Iglesia ni Kristo sa kanya, kung bakit dinawit niya yung Iglesia ni Kristo yung pangalan po ninyo, Pastor Ron, ano? Ano ba yung talagang totoong pinanghawakan ng Iglesia ni Kristo? Sila ba ay totoong ang kanilang rason na mali ang Seventh-day Adventist? Eh, dahil umalis lamang po kayo, Pastor Ron? Or may iba pa silang binabanggit na talagang mali ang Seventh-day Adventist because meron silang mga iba pang mga argument along with umalis kayo, isa lang yung umalis kayo doon sa sekta ng Seventh-day Adventist at may iba pa silang mga sinasabi. Of course, marami pa silang sinasabi at obvious na obvious yan. Ngayon, ang impact naman kay Ray, ano? Kay Mr. Ray Moncada, ang impact naman parang ang dating ano, ang impression ko lang ano, the way I look at it, ang kanyang sinasabi na parang rason na natatanging rason ng Iglesia ni Kristo kaya sila mali ay dahil kayo po ay umalis pa. Nawala yung sound niyo, Pastor. Parang ang itinatampok niyang rason yung umalis po kayo. But anyway, susundan natin yung kanyang sinasabi na kayo po yung itinatampok at pasintabi naman sa atin po nga mga kaibigang Iglesia ni Kristo, hindi sa komo sinusundan namin, eh sinasabi na namin na yun talaga yung inyong ipinarating kay Mr. Ray na rason ninyo. Pero panamantala, kasi hindi namin alam yung talagang sinabi niyo kay Brother Ray, kay Mr. Ray, eh susundan namin yung kanyang argumento, ano, maliwanag yan, na ang itinatampok niya na rason na ayon sa kanya, kaya raw mali ang Seventh-day Adventist, si Pastor Ron, umalis. Susundan namin yon panamantala, kasi yun ang available sa video niya na kanyang sinasabi. Tama. So, pag sinundan namin yon is... may mga nakita lang ako at nasilip dito. Sige, Pastor. Na ilang mga kung ano, may mga ilang mga maganda yan. Bagay. Una, number one is inexpressed niya sa by emotion. Number two is theologically inadequate. Hindi siya talagang adequate na sabihin theologically speaking. At tatlo lang naman, number three is false information, which is, yun yung aking impression. Maaring hindi false sa iba, pero yun yung aking ang nakita eh. Kaya meron tayong liberty na mag-react, mag-comment dyan, mag-feedback. Unahin natin yung emotion. Nasa stage siya ng emotion kasi may dalawang klase ng emotion, negative as kabad. Hindi naman actually bad na bad yon kasi nire-respect nga po niya kayo eh. In fact, patunay pa yan na, kwan, nag-i-indicate pa yan na, kwan eh, na love niya rin kayo, Pastor Ron. Nag-i-indicate yan. Nandun yung point na, kwan eh, na nanghihinayang siya, yes, na mahalaga pa rin kayo sa kanya. Yun is kaya positive. Kaya alam mo ang pangalan ng ministry niya, pangalan ng ministry ni Brother Ray, Back to the Scriptures Ministry. Yes. Kaya positive yun. Nagigilang siyang negative because dahil sa kanyang pagdidepensa sa kailangan niya depensahan eh. Nagiging lumilitaw na ngayon na para ring may tampo sa iyo. Parang ganun. Para ring may tampo. So doon po pasok yung part ng negative at doon tayo magko-comment doon sa negative part. Kasi wala naman tayong problema pagka positive naman yung ate i-comment. Doon tayo sa negative ngayon. Kasi doon tayo natatamaan. Doon kayo natatamaan at doon tayo natatamaan sa negative. So yung negative niya is yung sinabi niya na nire-respeto niya ikaw at sabi niya doon dahil sa iyong galing
kaya naman siya ay natuto ng mainam at pinanghawakan nila yon. Na kahit ika maraming Ronald Obidos ang umalis, eh nananatili sang, ni silang matatag. Negative yun in my impression. Kasi unang-una, may halo siyang kwan, may halo siyang pagbabaliwala sa isang Ronald Obidos na nagpasya sa panibagong pinili niya na reliyon. Pinili niya. In my part, dapat na lang sana, sa aking comment lang, hindi niya na rin lang sana binanggit doon na makailang Ronald Obidos man kasi pwede rin ma-i-apply sa kanila yon. Halimbawa, makailang kwan man ang umalis, halimbawa, sa Iglesia ni Cristo, makailang kwan man ang umalis, makailang Eddie Sugitan man ang umalis, nananatili kaming matatag ng mga Iglesia ni Cristo. Pwede rin yun. So, kwan lang din. Symbiotical kwan din siya. Symbiotical argument din siya. Pwede siyang maging okay din sa kabila yung rason na yon. So, weak siya. Hindi siya kwan. Yung emotional part hindi na yun ng kanyang pagsasan, hindi konkreto, weak siya. Kasi pwedeng sabihin din ng Methodist, kahit ilang kwan, John Wesley, ang magkwan, kahit ilang ganito rin, pwede rin sabihin ng Baptist yun, so, sa mga umalis nilang leader, pwede rin sabihin ng Catholic. In fact, sasabihin din ng Catholic, kahit maraming umalis sa Catholic, nananatiling Roman Catholic matatag, eh di ganun din naman sa Seventh-day Adventist. Pero hindi niya matatanggapin. Na totoo ang Catholic at INC. Yes. Oh yes. So doon din yung weakness nung panong argument na 'yan. Kumbaga hindi siya kwan, hindi siya matatag. Concrete. Hindi siya concrete tapos shallow. Pero swallow siya, may symbiotical argument. Surface level. Ang bawat isa nasa point na pwedeng kasangkapanin ng iba, vice versa, pwedeng kasangkapanin ng kanyang opponent. Kung 'yun yung kanyang binabanggit. Yung nakita kong problem sa theological inadequacy naman, yung nakita ko doon, binanggit niya yung kwan, yung about tama raw ang Seventh-day Adventist talaga at hindi mapapamalian noon nung pag-alis po ninyo yung pagiging nilang tama tapos binanggit niya doon na hindi raw sila kwan naninindigan masyado kay Ellen G. White or hindi si Ellen G. White na galing sa kanyang aral. So doon pa lamang bawal yun sa isang Seventh-day Adventist na mga ngaral na sabihin yun. Sa amin, sa mga pastor, mariing pinagbabawal yung pong pagbabanggit ng ganong approach. Na kung saan ay sabihin mo na si Ellen G. White hindi doon nakasadag yung aming aral, pwede mo raw sabihin ang instruction sa amin nung ako'y pastor pa ng 70 Adventist, pwede mong sabihin na hindi lang naman. Hindi lang naman. Pero sabihin mong hindi, sabi mo na dederetsuhin mo, pangbabastos yun sa isang kinikilalang propetisa. Baka sabihan siya pagka siya ay worker na. Pero kalibasa, hindi naman siya worker, hindi naman siya papakialaman ng mga pastor dyan. Yun lang ang kondon. Tama, yun ang tama. Ako, sinasabi ko to kasi matagal akong worker eh. Alam ko yung biiral sa aming dissenting instruction. Sa dami pa naman ng meeting na naganap sa buhay ko. Biruin mo yun, 20 years na nakikimeeting buwan-buwan. Diba? Siyempre, ang dami-dami niyan. Naka-store yung mga iba't-ibang mga instruction ng mga director, iba't-ibang mga presidente ng misyon ang aking napagdaanan, hindi po sa pagmamayabang. Pero hindi tama yon na approach. Pag ikaw ay Seventh-day Adventist, ano ba ang tama kasi? Ang tama dyan kasi, dapat aminin nila na sa 28 fundamental belief nila, ang number 18 ay nagtatakda doon na dapat ikonsidera ng mainam ang prophetic authority 2022 revision na o revised edition ng manual nila kasi dati, authoritative source of truth ang nakalagay ngayon, prophetic authority, ano? Prophetic source of truth o authority ng truth, yung Ellen White. At sa kanilang baptismal vow, kasi merong baptismal vow, bago mag Seventh-day Adventist, merong kwan, tinatawag na kwan, na baptismal vow o tinatawag na covenant nila, na kanilang dapat basahin,
dapat magpa-decision sila. May bawi yon na dapat nilang maipakita muna sa magpapabaptize. At isa nga doon, yung pag-recognize doon sa spiritual gift at saka yung pong spirit of prophecy ni Ellen White at saka yung pong pagtanggap sa kanya bilang may prophetic source of truth, may authority siya. So, paano niya sasabihin ngayon na hindi ganon ang impression ng iba? Now, in fact, ang Ellen White ang gumuhit ng maraming doktrina ng Seventh-day Adventist when it comes to Bible doctrine. Ang dami niyang inambag, ang dami niyang ginawang ambag. Hindi na natin iisa-isahin yan kasi napakarami niyan, ano? Pero hindi po pwede na sabihin na hindi naka-anchor o naka-angkla doon because pag inalis mo si Ellen White, alisin mo si Ellen White, kung meron pa rin Seventh-day Adventist, mawawala yon. Mawawala yon. Hindi ko alam kung napanood ni Brother Ray yung aking pinalabas na video clip, yung si Auntie Sevi sa Adventist Today article. Ang ganda nun. Pinanood ko yun. Na inamin doon sa Seventh-day Adventist article na dalawa ang kanilang source of authority. Dalawa yun. Sana mapanood niya yun. At saka doon naman sa ikatlo, doon sa false information, binanggit niya ron eh, na hindi ka pastor. Ewan ko kung tama naman yon kung hindi pastor sa Seventh-day Adventist noon. Institution. Yung sinabi niya nung last ikon eh, gusto ko lang liwanagin na hindi pastor si Kuya Ronald Obidos. Hindi niya dinugtungan yon na ng ganitong sekta. Para sa akin, kanyon, siguro, medyo naglaro yung dila niya ng bagay na hindi siguro. Dalawang naisip ko ron. Wala play on words. Hindi pa siya nabigyan ng sapat na impormasyon. Halimbawa, yun nga ang ibig niya sabihin, kinakailangan niyang humingi ng apology. Kasi sa totoo lang, kahit tignan niyang PSA, nandun yung pangalan niyo na kayo po ay talagang legal na meron pong kapamahalaan o otoridad na mag-authorize o mag-solemnize ng marriage at kayo po ay isang pastor. Isa sa requirement sa PSA bago ka makakuha ng authority mo na mag-solemnize ay pakita mo yung ordination certificate mo at yun ang atin pong isinumite. Ako pa mismo ang nagsumite. Mismong ako ang nagsumite. At talagang alam na alam ko na kayo po ay ordained. Kasi mismo rin ako yung nag-ordain doon sa point na yon. At talagang sisiguruhin ko, mga viewers, na si Pastor Ronald Obidos ay totoong pastor, legit, at talagang meron siyang lisensya at meron siyang credential. Kaya hindi rin tama na ganun kawik yung banggitin. Then, isa pa, ang sabi niya sa kanyang information pa, ang Iglesia ni Cristo, masyadong pinapataas eka yung inyong credential. Credibility. Para tanghalin kayong eka authority doon sa kanilang pagsasabi na mali ang Seventh-day Adventist. Sa palagay ko naman, hindi. Hindi naman ganoon totoo yon. Kasi bago pa man, may credibility na kayo bilang debater, saksi ni Yoba. Dati nang nandun yung pangalan nyo. At kung halimbawa man, binabanggit ng Iglesia ni Cristo, hindi sa pangungunsinti sa kanila, kung halimbawa man, sinasabi nila na kayo ay isang malaking patunay, it's because nagisilang benefactor din, nagisilang nakinabang din sila dun sa mga sinasabi nyo later, dun sa mga pinagpapatutuon ninyong ebanghelyo, number one yun, at saka, alam na alam din nila na nagi kayong mahigpit na katunggali ng Iglesia ni Cristo nung kayo pa ay Seventh-day Adventist. At ramdam nila yon. Ramdam yon ng mga Iglesia ni Cristo sa mga video ba naman na inyong pinagtanggol ang Iglesia ni Cristo. Doon pa lamang nakadevelop na sila ng impression na kayo po ay may credibility. At yun ang kinakasangkapan nila ngayon. Hindi upang sabihin, kasi kahit papaano naman nag-aral yung mga yon, hindi lahat ng sinasabi ng Seventh-day Adventist na feeling ng mga Iglesia ni Cristo mano ay eksakto. Hindi lahat. Marami rin yung mga talagang nagsasabi ng kanilang totoong nakikita professionally. At isa sa mga nakita nila professionally
at nakita nila talaga na malaki kayong patunay na mali ang Seventh-day Adventist, because sa bigat na rin ng credibility nyo talaga sa kanila noong nahigpitan sila o nahirapan sila sa inyo. Yun po yung point doon. So, siguro aayusin lang ni Brother Ray yung information. At sa katungkol naman po sa sinasabi niyang tama sila o yung sinasabi nilang ayon sa kanila, hindi nagbabago, nananatiling matatag, tama talaga sila at walang pagbabago noon, eh siguruhin na lang nila doon sa aral siguro. At ang unsolicited advice ko naman bilang matandang pastor ng Seventh-day Adventist, mag-isyang kon na lang, mag-i na lang siyang, wag na siyang magpusong mamon, wag na lang siyang maging fragile, wag na rin siyang maging masyadong naapektuhan, para concern na rin natin sa kanya, no? Yes, bilang yes. Hindi upang siya ay kalaban o may diferensya tayo sa kanya. Tama. Sa pinaglalaban niya, no? Pero yung concern natin sa kanya, lalo po kayo, naging malapit sa kanya. Tiyak, ang unsolicited advice ng isang Kuya Ronald at isang pobreng pastor na Leonard Balberan, ang concern natin is huwag siyang masira at huwag siyang maapektuhan kung sakali man na may mga ganong sa tingin niya patutsada sa kanya. Hindi upang back-upan natin siya sa kanyang pinangahawakang aral, sapagkat kontra-kontra tayo sa Seventh-day Adventist, pero doon na lang sa kanyang sa kanyang pagkatao bilang kaibigan, kakilala, na masisira ka, Balong, masisira ka kapag dyan pa lamang sa mga ganyang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, eh apektadong-apektado ka na, masisira ka dyan, Balong. Ikaw ay masisira dyan. Ang dapat pag-atubilihin mo at talagang pagsikapan mo na itindig yung aral ninyo kontra doon sa aral nila, na wag mo nang banggitin pa yung mga ganyang uri ng kwan ng patutsadap. Para sa akin, immature yung ganyang kwan, yung approach na yan. Immature yan. Sign yan ng immaturity. Mas mainam na lang na mag-concentrate ka na lang sa palatuntunan mo kung meron, at doon mo na lang banggitin yung tamang aral, na huwag ka nang lumikha ng mga ganyang uri ng emosyon. Ako na yan. Yan ang mabait na version ng Cesar Dizon. Mabait na, na version ng Cesar Dizon. Don't say bad words, oy. Don't say... Ganda-ganda ng mood natin. Mabait na version sabi yan. Sabi ka ng bad words. Pero kung babanggitin mo yung mabigat na kwan na emosyon, doon pupunta yan. Kaya bago pa man magkaroon ng mabigat na approach at humantong ka at magaya ka doon, sana wag naman, sana wag ka magaya doon sa tingin naman. Ko yung stage niya ngayon, kanyan okay pa rin yan, nasa kwan pa rin siya, nasa tama pa rin yung kanyang uri ng daloy ng pananalita. Yes, may respeto. Yes. At merong maayos. Ngayon ang pinaka kanyan, ang pinaka malala o severe na stage, kapag kaapektadong apektado yung nagsimula sa ganyan. Pag naapektadong apektado na siya, magfo-fall dun sa version na tinukoy ko kanina, which is ayaw nating mangyari yon. At para rin sa kapakanan ng maraming Sabadista. Yung kasi pastor, nilamon ng sistema kasi yun. Yeah. Dapat wag kayong magpapalamon sa sistema ng Adventist. Wag kayong magpalamon sa sistema ng Seventh-day Adventist at wag kayong magpalamon sa emosyon. Wag kayong magpatalo sa inyong emosyon, pati sa inyong mga maraming hindi si Brother Ray, maraming mga Seventh-day Adventist, lamon na lamon sa kanilang emosyon. Yung ating mga sinasabi na kwan, na mga yung ating presentation, Pastor Ron, ginagawa natin 'yon professionally at wala tayong pinepersonal. Wala tayong pinepersonal. Basta sinasabi lang natin yung peace natin, ang dating sa kanila personal 'yon, nilalamon sila ng kanilang emosyon, kaya muhing-muhi sila sa atin, galit na galit sila sa atin, at sobra yung kanilang mga sinasabing mga pamemersonal, which is yun na yung part na nilalamon ka ng emosyon doon. So ayaw nating mangyari kay Mr. Ray yon, kay Brother Ray. Ayaw nating mangyari yon. So para hindi mangyari yon, mag-focus doon sa aral at 'wag doon sa kwan sa emosyon. Yun lang po ang impression ko, Pastor Rod. Oo. Ako naman, para sa akin, ako'y nagagalak dahil nagsalita naman siya
ng may katapangan sa palagay niya yan ang tama, ako'y naniniwala, Pastor Balmeran, na open-minded pa rin tong si Brother Raymond Cada. Open-minded pa rin siya. In fact, sabi nga niya, yung sa video, ay talagang nakumbinsi daw, convincing daw yung mga argument ko noon, kaya siya naging Seventh-day Adventist at nagpabaptize sa Seventh-day Adventist. Napanood niya kasi sa video na ang debate namin ni Periol. Member kasi siya ni Periol, Pentecostal Fourth Watch. Nung time na yun, talaga nagtatago siya, pinapanood yung video ko, natanong niya mismo si Periol, at hanggang sa naging unang problema. At hanggang sa kinontak niya ako, at pinapunta ko siya sa radyo, at tinulungan naman natin siya. Ang masasabi ko dyan, kung yun nga ako'y nasa kulto pa, wala akong guidance sa Holy Spirit, magaling lang ako magsalita, nasa Bible naman yan eh. Diba? Yung mga false prophet, magaling makahikayat. Kaya nung time na yun, wala pa ako sa Holy Spirit, di pa ako napoborn again, di ko pa alam ang gospel, magaling talaga ako makahikayat. Ngayon, sabi niya, doon siya nahikayat. But, the fact na nung ako'y nasa naligaw pa, nasa kadiliman, nahikayat ko siya, na nasa kadiliman din. What more, na nasa liwanag ako ngayon, at alam ko na ang gospel of salvation, at siya alam niya na walang katiyakan ng kaligtasan, the Seventh-day Adventist. I'm praying to God na ngayon, pag ako'y nangangaral, sigurado ako na merong kasiguradahan, merong assurance ng salvation, at may truth kasi ngayon, ako'y nangangaral ng gospel, Christ-centered, at I by grace of God, na itong pangangaral ko ay mapakinggan ulit ni Brother Ray. Kasi alam ko, lumipat siya from Fourth Watch na kulto, ang Fourth Watch eh. Tapos lumipat siya sa Seventh-day Adventist na kulto, walang pagbabago. Eh kung nung siya'y kulto, nakumbinsi sa akin na kulto bilang Adventist, naniniwala ko na ngayon nasa grace na tayo ng Panginoon, sana makumbinsi naman siya sa totoo na at makinig siya sa akin ng patuloyan sa pangangaral natin sa PAC. Di ba ba, Pastor? Kung kulto nga ako noon na kumbinsi siya, what more ngayon, may power na tayo ng Holy Spirit. Very nice logic yan. Napakagandang logic. Di ba, Pastor? Napakagandang logic yan. Para bang sinasabi ninyo, kung nakaya nga ng isang kulto, na kumbinsin siya, no? Yes. Yung pa kayang hindi na kulto na mangumbinsi yes. sa kanya. Yes. The problem lang, exactly. Dapat alisin yung, kung ano, yung stigma ng pagkakulto. At saka, number one is, makita yung kwan, makita yung gospel truth in a way na iwan talaga yung kwan, yung old covenant. Maliwanag naman yung 2 Corinthians 3:14 ano, na sinasabi doon na ang kanilang mga pag-iisip ay natakpan, natalukbungan. Kasi pag talagang natalukbungan, hindi mo maiisip talaga kung ano yung tama. Kaya kahit po sasabihin sa iyo na ibang gospel, sasabihin mo pa rin ito ang tama. Actually, ang ating mahal na kapatid na si Brother Ray, ay nasa stage siya na pinaniniwalaan niya ang Seventh-day Adventist bilang tama. Hindi natin siya mableblem diyan. Because, kanga natin, nasa stage pa rin siya na kung saan nasa talukbong ng Old Covenant. Maliwanag yun sa 2 Corinthians 3.14. Kaya para sa kanya, mas mabigat yung argumento nyo noon nung kayo ay Seventh-day Adventist pa. Mas maganda kasi yun. Kasi may talukbong pa yung kanyang mata. Kasi may talukbong pa. Pero pag wala na yung talukbong na yun, klaro niya makikita na mas okay yung nasa inyo. Ako yung din naman nung Jehovah's Witnesses ako, kulto yun, di ba? Nakumbinsi din ako sa prophecy, prophetic, Daniel, and revelation ng Adventist eh. Pero may talukbong pa rin ako noon. Hindi ibig sabihin na tama ang Seventh-day Adventist. Tama. So, siya from Fourth Watch napunta sa Adventist, hindi rin ibig sabihin tama ang Adventist. Yan ang point doon eh. Tsaka yung mga Adventist na kapatid natin nagsasabi, wala na kaming tiwala sa iyo, Obidos. Palipat-lipat ka ng reliyon. Hindi dapat huwag niya rin pagtiwalaan si Raymond Cada. Bakit? Dati siyang INC. Lumipat ng Pentecostal Fourth Watch. Tapos naging Adventist. Pagkapalipat-lipat pala, pag naging Adventist, pwede. Pag hindi naging Adventist, hindi pwede. That's bias. Isa sa weak, mga mali na mga weak argument pa rin. Weak argument pa rin yan. Tapos, may sinabi rin si... Kaya nga sabi ko, mabait talaga to. Kilala ko tong bata na ito.
dinalaw pa niya ako noon sa bahay. Noong ako yung nasok really? Sa Cavite. Yeah, really? Sa Cavite. Doon pa siya natulog. Oh, in fact, ganda ng, ganda. Marami, marami siyang inopen sa akin sa Seventh-day Adventist, pero hindi ko na sasabihin dito. I pray pa lang, I pray na lang kay Brother Ray na sana hindi ka pa nakain ng sistema ng Sabadista at huwag ka masyadong may impluensya sa mga pakimkim ng mga Seventh-day Adventist. Yan sila magaling eh. Mga pakinabang, pinibigyan ka ng ano kung ano-anong pera, suporta. Pag nalamong ka niyan, pagka ikaw kinain niyan, mahirapan ka lumabas yan. Tsaka isip mo, mahirapan pati konsensya mo. But by the grace of God, nangyari sa akin yan. Mahirapan din ako lumabas kasi paano yung mga sumusuporta sa akin? Dami-dami yung sumusuporta. Financial at kung ano-ano. But inira ko yun kasi nanindigan ako. Hindi naman yan ang magbibigay sa akin ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yan ay pakinabang panlupa lang, pastor eh. Okay, amen. At may usapan kami. May binitawan siyang salita sa akin, hindi ko nasasabihin dito. I pray to God na sana mangyari yun. Amen. Kaya balang araw makakasama namin. Yung sinabi pala niya na may sinabi siya na siya, kaya siya umalis sa Fort Watch kasi nakita niya ang katotohanan. Nagbasa sa salita ng Diyos. Pero pagdating sa akin, kaya ako umalis sa Adventist, parang hindi ganun ang dating. Parang may ibang dahilan, hindi dahil sa aral. Di ba napansin mo, Pastor? Oo nga, no? Parang hindi dahil, napansin mo, hindi dahil sa aral ang pag-alis ko. Kasi pagka ako daw ngayon, pag tinanong nyo daw ako tungkol sa mga batikos ko sa Adventist, alam ko pa rin daw ang sagot. So parang sinasabi niya daw, hindi indirect of saying, na ako'y kunyari lang umalis sa Adventist. Hindi talaga. Ako sa puso ko po, ay naniniwala pa rin ako'y Adventist. Pero yun ang interpretation niya. Hindi niya alam naman binabas ng puso ko. Eh paano kung ibalik natin sa kanya, Pastor, yung sinabi niya, ako'y umalis sa Iglesia ni Cristo, umalis sa Fort Watts dahil nabasa kong Bible, nakita ko katotohanan. Ang tanong, pag tinanong mo ba Iglesia ni Cristo at pati Fort Watts, maniniwala ba talaga sa iyo na nakita mo'y katotohanan? Oh? Baka sabihin nila, mayroong iba. In fact, may naririnig akong ibang sinasabi ng Fort Watts but umalis si Brother Ray. Pero itinatabi ko na lang yon. So, bakit, ang tanong natin kay Brother Ray, bakit pag siya umalis sa Fort Watts INC dahil sa katotohanan? Pero kung umalis sa Adventist, eh, hindi dahil sa katotohanan. Oh, dahil pagka ako dito, no? May problema, di ba? May bias doon. Na, pwede natin ibalik sa kanya. Eh, paano kung ibalik ko naman sa kay Brother Ray yun? Na hindi ka umalis dahil sa katotohanan, na umalis sa Fort Watts as a INC dahil sa katotohanan. O di, hindi, siyempre, hindi ka rin matutuwa nun. Pero para pagdudahan mo ang pag-alis ko na sa ibang paraan, hindi dahil sa katotohanan, that is questionable. Bakit questionable? Unang-una, baguhan ka pa lang dyan sa SDA. Ako, 24 years. Siguro, alam mo rin na kung ang level lang ng knowledge at experience sa Seventh-day Adventist, eh higit ang lamang ko sa'yo. So, maituturong kita na sinasabi mo yung bagay na masyado kang bilib na bilib sa Adventist kasi baguhan ka pa. O baka ikaw ay nakikinabang kasi wala ka namang permanent work. Ikaw na rin nagsabi. Hindi natin alam. Baka sinasabi mo yan para matuwa yung mga nag-sponsor sa'yo. Huwag naman sana gano'n. Hindi ko sinasabi gano'n nga. Huwag naman sana. So ang point ko, eh, dapat, ba't pag ako, pinagdududahan mo? At sinasabi mo ang sasagot. Totoo niyan, eto sabihin ko, pag ako'y nagpa-practice ng debate sa mga Christian, pag ako'y nagpa-practice ng mock debate, kunyari, tatayo ako bilang Adventist ngayon, at pa-practice ko'y isang debater na born again, katulad si Bishop Ray si Iramis, meron kami mock debate niya bago sa humarap sa mga debater ng Adventist. Kaya ko itayo ang Seventh-day Adventist. At ako ibinabalikan niya mga argumento, kaya ko rin maglanggol ang Adventist, pero hindi dahil ako'y naniniwala na Adventist pa rin ang totoo. Bakit ko nagagawa na kaya kong sagutin pa rin? Kasi kaya kong mamiloso po na tulad ng ginagawa ko ng Adventist ako. Pag namiloso po ka, para kang magaling sumagot. Hindi lahat ng sagot, hindi porque sinabing sinagot, ang sagot ay tama. Karamisan, yung sagot na sinasabi, na pinasasagot,
may mali din naman. Since sinasabi niya, pag tinanong ko, alam ko sagot. Siyempre, alam ko dahil yun ang training ko noon. Pero, naikukorek ko yung pagsagot ko, pangdepensa ko sa Adventist sa pamamagitan ng katotohanan at liwanag na natatanggap ko ngayon. Yun ang ibig sabihin, Pastor. Apo, tama. Kaya yun yung sinasabi niya. So, parang sinasabi niya kasi doon, hindi pa talaga ako mali sa Adventist. No, mali yun, Brother Ray. Pagka sinabi mo sa akin yun, sasabihin ko rin sa iyo, bakit ikaw hindi mo ba kaya pagtanggol pa rin ang INC? Hindi mo pa rin ba kaya pagtanggol ang Fort Mas? Kaya mo rin. Pero ibig mo sabihin nun eh, hindi ka pa umali sa INC. So, another weakness na lang. Maraming mga weakness, no? Marami. Maraming mga... Tapos sasabihin niya, doon nga kay Kristo, may apostol, si Judas, umalis eh. Ibig mo sabihin, mali si Kristo. Eh, hindi naman aral ang pinag-uusapan eh. Lumayo si Judas, hindi dahil sa aral, kundi pakinabang na personal. Tama. Okay? Ngayon, ako, eh, umalis ako dahil sa aral. Kaya ngayon, ini-expose natin, Pastor, puro aral, hindi naman puro corruption. Aral lang. Aral lang. Aral, eh. Oo, hindi corruption. Hindi natin ginagaya yung mga ibang nag-a-approach na tulad ng mga nabanggit natin na nauna, na yun nga, kung tumawag, si Bidos, si Balbalan, hindi tayo ganun eh. Kung tayo, we tend to do it professionally in a manner na they can learn even if they stand in arbitrary against our position, at least tama. They can learn something, and we do tama. It by profession. Kaya nga, tama. Pag sinabing si Ronald Obido, si Pastor Ronald Obido, kaya niyang i-defend pa rin ang Seventh-day Adventist kung tatawagin. It's because yung orientation po ninyo is you are being oriented professionally. Tama. In fact, you do it in a manner of educational. So, sa mga ganung uri ng tao, gaya ninyo, Pastor Ron, at yung mga iba pang mga actually nagpra-practice ng pagtiteaching, eh talagang ganun ang nature nila. Tama. Seldom na makakita ka nung teacher na hindi niya kayang kuan mag-stand ng argument against kaya nga, sa ini-stand ng mga student niya. Ganun talaga ang nature ng kaya, ng teacher. O, ganun talaga. Kaya maipapayo natin, Pastor, kay Pastor Ray, kay Brother Ray, ang kada. Dahil alam mo na kaya ko pa rin sagutin yung mga kritiko sa Adventist, dapat nga lalo kang maniwala sa akin eh. Bakit? Ibig lang sabihin nun, hindi nyo na ako matuturoan para makonvincing bumalik sa Adventist. Why? Kasi alam ko na yung pasikot-sikot ng filosofya nyo, katwiran nyo, mga palusot nyo. Alam ko na yung pasikot-sikot nyo. From A to Z, kabisado ko yan. Kaya nagagawa ko sa makunore na Adventist. Pero hindi ibig sabihin, naniniwala ko doon. No? Kaya kong ipagtanggol, kaya lang, siyempre, ngayon, kaya ko pa rin gibain ngayon to sa aking sarili. Dahil sa natutunan ko liwanag. Kaya ano yun, deceiving yun. So, doon ka, dapat mag-alala ka, Brother Ray. Kasi, kaya, alam ko na yung pasikot-sikot ng Adventist kung paano sila magpalusot. At kaya kong i-refute yun. Kaya kung nakinig ka sa akin noon, bilang Fort Watch, bilang Adventist, nakinig ka sa akin, na-convince ka. I pray to God, na mas makumbinsi ka. Yan. Why? Bakit? Kasi kabisado ko na yung pasikot-sikot ng katwiran ng ninyo, mga sabadista. Tinuruan ko lang kayo eh. Tinuruan ko lang kayo ng katwiran na yung palusot eh. Natuto lang kayo sa akin eh. Ngayon, nabisto ko na yung palusot lang at mahina yung mga palusot ko nun. Mahina yun. At I encourage you na dapat yun pa nga ang mag-encourage sa'yo na makinig ka sa akin ngayon lalo. Kasi kung meron kang credible na dapat paniwalaan na ang Adventist ay mali at si Ellen White ay false prophet, hindi totoong church ang Adventist, ako yun. Kasi dati ko pinagtatanggol yun. Alam ko in Amen. And out na argument ng Adventist as a defender. Dapat nga, doon ka lalong makinig sa akin. Hindi yung defensive ka kagad. Walang openness doon. So I encourage Amen. You, meron tayong napag-usapan na nasa Cavite ka. Na you will follow my lead. Amen. Alam ko, natatakot ka lang umalis kasi meron kang pinoprotect. Nasabi mo sa akin yun. At ako, wala ka sa akin narinig na pabalik ko sa Adventist dahil kahit anong katwiran, kahit anong depensa mo sa Seventh-day Adventist kay Ellen White, hindi natatalab sa akin yan dahil nasagot na repute ko na lahat yan. Yun nga, dapat mag-convince sa'yo na makinig sa akin lalo. Dahil alam kong in and out, naabot yun yung level na hindi mo pa naabot ngayon. Kasi baguhan ka lang sa badista.
Yes. Na? So I encourage you to listen and to watch our videos, yung mga aming live apologetics sa live question A ni Pastor Balbarang. Pati kayo, Pastor Balbarang, pakinggan nyo rin. Matagal na naging pastor yan. Huwag kang papahakain sa sistema ng sabadista, yung mabait nilang pakisama, binibigyan ka ng kung ano. Huwag yan. Hindi yan ang magliligtas sa iyo. Amen? Yan po, amen. Ating pahayos. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, Brother Ray, pati pakinggan mo, Kuya Ronald mo. Namin yung huntaan eh. Yan ang masasabi pero, ko sa iyo. Love na love yan. Brother Ray, love. Wala akong hatred sa kanya, Brother Ray. Pakinggan mo, Kuya Ronald mo. Ito, nagsasalita ngayon eh. Kuya Ronald mo yan. At talagang, hindi mo ba naalala nung usap kayong dalawa? May ang dami niyong ngitian, ang dami niyong kwento ang magaganda. At concerned siya sa'yo. Love ka ng Kuya Ronald mo. Pakinggan mo siya. At hindi ka niya ipapahamak at hindi niya sasabihin sa iyo ang mapanganib na bagay. Since in his most delicate sensitivity, amen, I believe, fully believe, na noon nga, kung Adventist ako, concern ako sa iyo, pinalabas kita sa Fourth Watch. What more ngayon? Yeah. Na lalaman ko kultura ang Fourth Watch kultura ng Adventist, I encourage you to come and listen to the gospel. Yeah. Salamat, Pastor. Pagka ito, nasa lubong ko to, talagang iayakapin ko itong mahigpit si Brother Raymond. Ako nga, ako nga nadadala sa inyong kan eh. Talagang nadadala ako sa... talagang na-feel ko, nakaka-relate ako sa relasyon ng dalawang kaibigan. No? Feel na feel ko talaga na may relasyon na talagang dapat masariwa sa inyong dalawa. Amen. It's all because... yun lang yun eh. Ganun lang yun. Tiyak, talagang magkakakapan kayo niyan kapag kayo ay... Amen. Malapit sa puso ko yan, sir. God bless, Brother Ray. Huwag ka na. Pag-pray natin siya, mamaya.